matuto sa masa at kasamang tulad nyo. Mula sa kanyang pagsilang, ibinandila ng kolehiyo ng gawaing panlipunan at pagpapaunlad ng pamayanan ang misyon ng universidad na maglingkod sa bayan. Naging magkatuwang ang kolehiyo at ang bayan sa pamamagitan ng Fieldwork Instruction Program. Sa paglubog sa mga maralitang komunidad at institusyon, nasaksihan at naramdaman ng mga estudyante, guro, mananaliksik, manggagawang panlipunan at mga nag-oorganisa ng pamayanan ang hirap na pasanpasan ng mga maralita at masang alakpawis. Sa paglalapat at pagbabahagi ng kolehiyo ng mga kaalaman sa pagtulong, pag-oorganisa, pagsasanay, pagpaplano at pangangasiwa ng mga gawaing pangkaunlaran at sa sama-samang pagkilos, kaisa ang kolehiyo sa pakikibaka ng masang alakpawis. Mayaman ang Pilipinas. Binubuo ito ng mahigit 7,000 pulo na nahahati sa tatlong malalaking grupo, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Meron itong sukat ng 30 milyong ektarya at kalakhan ng lupain ay agrikultural. Sa ating mga kabundukan at kapatagan, matatagpuan ang mahalagang mineral tulad ng ginto, tanso, langis, pilak at iba pa. Napapalibutan din ng mayayamang karagatan ang ating bansa. Ayon sa National Statistics Office, aabot na ng 85.2 million ang ating populasyon noong taong 2005. Karamihan ng Pilipino ay nasa kanayunan habang ang 20% ay nasa kalunsuran. May malaking bilang din ang migranteng Pilipino. Bagamat sagana ang Pilipinas sa likas na yaman, at sapat ito sa pangangailangan ng ating lumalaking populasyon. Bakit patuloy pa rin na naghihirap ang mga Pilipino? Mauugat natin ang punot dulo ng daang taong paghihikahos ng mga Pilipino sa pagbaybay natin sa kasaysayan. Noong panahon ng kolonyalismo, ang Pilipinas ay pinagkubabawan ng mga dayuhan. Ngayon, hindi man tayo tuwirang sakop ng mga dayuhan, kapansin-pansin ang kontrol at paghahari nila sa ating bansa. Damang-dama ng sambayanan ang hirap na idinudulot ng mga kasunduan at patakaran na paborable sa mga dayuhan at mga lokal na kasapakat nito. Ang ating ekonomiya ay hawak ng monopolyo kapitalistang Amerikano at iba pang mga dayuhan. Sila din ang may kontrol sa mga estratehikong industriya at mahalagang negosyo sa ating bansa. Nakatali sa pagiging export-oriented at import-dependent ang kalakaran. Nananatili tayong nakaasa sa pag-export ng hilaw na materyales sa murang halaga, habang patuloy na nag-i-import ng yaring produkto at mga kagamitan sa produksyon sa mas mahal na presyo. Dahil lagi't-laging mas mahal ang gastos sa mga import kaysa kinikita sa export, lumulobo ang pagkalugi ng bansa. Sa pagkagipit sa salapi,
Ang solusyon ng gobyerno ay mangutang sa IMF, World Bank. Subalit sa ilalim na structural adjustment program, lalo tayong nabaon sa utang dahil sa abot-langit na halaga ng interes. Sa kasalukuyan, umabot na ng 58 bilyong dolyar ang utang ng ating bansa sa IMF, World Bank. Kalakhan ng pambansang budget ay napupunta sa pambayad ng utang, samantalang kakaunti ang natitira sa mga panlipunang serbisyo tulad ng edukasyon, pangkalusugan, pabahay at iba pa. At ano naman ang kalagayan ng mamamayan sa ganitong sistema? Sa kanayunan man o kalunsuran, ang karamihan sa Pilipino ay pinagkakaitan ng makataong pamumuhay sa sariling bansa. Sa kanayunan, nananatiling nakatali sa pyudal na kaayusan ang mga magsasaka. Ngayon ay wala rin lupa ang mga naghahangad na tagapagbungkal ng lupa at tagalika ng pagkain. Hindi makaasa ang mamamayan sa isang bulok na sistemang umiiral sa atin. 80% ng kalupaan sa buong Pilipinas ay nasa pagmamay-ari ng 20% ng ating populasyon. Ang mga Panginoong may lupa, burgesya komprador at ilang korporasyong transnasyonal. Naitakda nila ang hindi makatwirang relasyon sa lupa. Eh, kaming napapagod at kaming nagtatrabaho, ay napakaliit na porsyento ang napupunta sa amin. Naghihiram kami ng kapital o pinansya, ay napakataas ang interes. Napakataas na upa, napakataas na interes ng utang, at matindi ang pang-aalila sa masang magsasaka, lalo na sa mga kababaihan. Sa mga manggagawang bukid, mas mababa ang sahod na natatanggap ng mga kababaihan sa trabahong kaparehas ng mga kalalakihan. Atrasado ang sistema ng produksyon sa kanayunan. Sa maraming lugar sa Pilipinas, araro at kalabaw pa rin ang gamit sa pagsasaka at walang sistemang patubig. Dagdag na pasanin sa uring magsasaka ang liberalisasyon ng ekonomiya. Apektado sila sa programa para sa mga export-oriented na mga pananim. Laganap ang pagpapalit gamit ng lupa para sa mga pananim na mataas ang demand sa world market. Katulad nitong pagtatanim nga ng mga dayuhan na sa Pakuan, ano, na ito na yung tinatawag natin ng pagpapalit gamit ng pamahalaan natin sa lupang ang dating agricultural, ngayon ay tinataniman nila ng produktong pang-export. O kaya naman, ang pagpapalit gamit ng lupa para gawing lugar libangan. Dahil sa Mining Act of 1995, kinakaharap ngayon ng mga magsasaka at mga katutubong Pilipino ang pagpasok ng mga dayuhang korporasyon sa pagmimina. Sa kasaysayan, malaki ang distroso sa kabuhayan at kalikasan na iniwan ng mga operasyong ito. Binibigyan ng Mining Act ng 100% karapatan ang mga dayuhang korporasyon sa pagmimina sa ating yamang lupa. Bunga ng monopolyo sa lupa, atrasadong pagsasaka at militarisasyon sa kanayunan, maraming mga magsasaka ang lumikas para makapaghanap buhay sa lungsod. Dito, kabahagi sila ng 20% lakas paggawa ng Pilipinas na may mababa, di sapat na pasahod at di makataong kondisyon sa paggawa. Sa sektor ng serbisyo tulad ng Schumard, makikita ang pagsasamantala ng kapitalistang si Henry C. sa murang lakas paggawa ng mga manggagawa na karamihan ay mga kababaihan. Walang kasiguraduhan sa trabaho ang mga manggagawa dahil sa patakaran ng kontraktualisasyon. Sa ganitong sistema, hindi na pinaaabot ng mga kapitalista ng 6 na buwan ang mga manggagawa sa trabaho. Ito
ito ay upang makaiwas sa provision ng labor code na nagsasaad ng otomatikong maging regular ang sinumang nagtatrabaho sa loob ng 6 na buwan. Sa ganitong paraan, malaki ang natitipid ng kapitalistang tulad ni Henry C. dahil bukod sa mas mababang pasahod, walang matatanggap na benepisyo ang mga kontraktwal na manggagawa. Napakababa talaga ang sahod ng mga manggagawa sa loob ng SM. Ang pinakasahod lang ng isang manggagawa sa SM na regular ay nasa 235 hanggang 330 ang pinakamataas. Sa loob ng 3 taon, demand namin sa sahod ay 125. Ang binibigay lang ng management ay 14 pesos o equivalent to 42 pesos sa loob ng 3 taon. Sa 6 na branches nga lang na sakop ng union, ang bilang ng mga manggagawang kontraktwal ay umaabot na ng 60,000. At ang bilang ng regular na mga manggagawa ay nasa 1,500 lang. Walang job security ang mga kontraktwal at higit sa lahat walang mga benepisyo na nakukuha. Dapat lang na maging regular sila kasi ang trabaho ng isang kontraktwal ay siya rin naman ang trabaho ng isang regular. Dahil sa pagmamatigas ng management ng SM, nauwi sa pagtirik ng welga ang mga manggagawa sa pamumuno ng sandigan ng mga manggagawa sa SM. Doon sa aming mga proposal na tinidemand sa kanila, na wala pong malinaw na nag-response o ginagawa ng dole na tulungan ng mga manggagawa, makikita po namin doon na kung ano po ang tigas ng management, parang kung pa po siya pumapanig, wala po siyang pagtingin na ayusin ang aming problema. Sa halip na pakinggan ang daing ng mga manggagawa, dahas ang itinugon ng management ng SM. Binuwag ang picket line, tinanggal sa trabaho ang mga opisyal at ilang kasapi ng union, at sinampahan pa sila ng kung ano-anong mga kaso. Sa panahon ngayon, hindi madaling makahanap ng trabaho dahil sa nagsasarang mga kumpanya dulot ng matinding kompetisyon sa world market. Sa taong 2005, umabot na sa 13.2 million ang bilang ng mga unemployed at underemployed sa Pilipinas. Dahil sa walang mahanap na trabaho, dumarami rin ang bilang ng mga impormal na manggagawa na lalong walang kasiguraduhan sa trabaho. Isang kahig, isang tuka ang buhay nila. Higit pang kalunos-lunos sa bariyang buhay ng ibang manggagawa. Eh, hirap na hirap na nga kami sa ano eh. Sa kita dito eh, magkano lang kita namin. Tapos ang gas ang mahal. Mantika ang mahal. Kuryente, mahal. Taas nila ang tubig. Walang proteksyon na ibinibigay sa kanila ang batas, bagkus pinapalayas pa sila sa kanilang mga pwesto ng negosyo. Wala silang benepisyong natatanggap at lalong walang regular na sahod. Yung mga ibang produkto namin, dala nga ng globalisasyon, naiipektuhan yung ibang paninda. Dahil halimbawa ng mga chinelas, maraming murang chinelas na dumadating, hindi kagaya ng chinelas natin. Pero ganun pa man, hindi rin kami sumusuko sa paghinto ng aming mga prada kasi kaya kami kumukuha ng pang-araw-araw namin. Dulot na rin ng liberalisasyon ng ekonomiya, unti-unti nang namamatay ang mga lokal na empresa kung saan naroon ang karamihan ng mga impormal na manggagawa. Manggagawa, halingin ng Maynila. Karamihan ng mga manggagawa sa formal at impormal na sektor ay kabilang sa mga maralitang tagalunsod. Dahil hindi sapat ang programa ng gobyerno sa pabahay, karamihan ng maralitang tagalunsod ay nakatira sa gilid ng kalsada, parke, sa ilalim ng mga tulay, at mga komersyal na pabahay ng gobyerno. Sa Bitas Katuparan Housing Project, isang proyektong pabahay ng gobyerno,
Bukod sa hindi abot kaya ang presyo ng renta ng mga unit, napakaliit, mabaho, sira-sira at malapit nang gumuho ang pabahay na ito. Wala rin kasiguraduhan na mapasa kanila ang mga unit. Sa mga hindi makabayad ng buwan ng renta, nanganganib din silang mapalis. Gumuluhan kami bawat dating ng notice, pinakabahan kami. Hindi ako kumpinto sa pagtira dito dahil wala kami pambayad. Hindi nga, kabahan, hindi namin alam kung anong mo sa may paalis mo. Mga kasama, araw-araw, dulot ng malawakang kahirapan, libo-libo sa ating mga kababayan ang napipilita na lumabas ng bansa. Bunga na rin ang tumitinding kahirapan. Maraming Pilipino ang napipilitang mangibang bayan para maghanap ng kabuhayan. Sa kasalukuyan, aabot na ng 18 million ang bilang ng mga migranteng Pilipino. Sino ang nagtaboy sa akin? Sino ang may pakanak na maglisto na tayong aso? Kundi ang pangdulo na nandiyan sa Malacanang. Sa harap ng pang-ekonomiyang krisis, nanaig ang diwang palaban ng masang anak pawis. Sa halip na tanggapin ang kahirapan bilang guhit ng kanilang kapalaran, nagbuklod-buklod sila para baguhin ang mapang-aping sistema. Naitayo ang iba't ibang people's organization na tunay na kumakatawan sa interes ng masang anak pawis. Taglay nila ang diwa ng pakikibaka na ipinunla nila Andres Bonifacio, Gabriela Silang at mga martir ng himagsikan. Ang usapin at pakikibaka para sa lupa, ang siyang sentral at pangunahing nilalaman ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino, nilalayo nito na lutasin ang fundamental na problema ng milyong mga magsasaka at manggagawang bukid sa ating bansa. Hindi dahil nawala na kami sa loob ng SM, natanggal kami sa trabaho, ay tigil na yung pag-oorganisa namin sa iba pa naming mga kasamahan. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-oorganisa namin sa kanila. Para sa ganon, muli ulit silang magbubuklod, makapagtayo muli ng isang organisasyon na alam nila magtatanggol sa kanilang karapatan doon sa loob mismo ng Syuman. Ang mga kababaihan sa Katangaba ay magiging mga leaders sa komunidad. Ang sinusulong namin ay entrepreneurship program bilang isang babae, bilang isang leader at bilang isang mga magagawa sa kanila. Nakakatulong siya sa amin kung paano kami magsalita, kung paano kami maiparating kung anong mga issues kung anong ginahin namin. Ang nalalaman ko, ang karapatan ng isang babae pala, hindi lang dapat ka manahimik, kundi dapat mo palang, dapat ka makialam. Ngunit sa halip na pakinggan ang hitimong kahilingan ng masang anak pawis, lantarang pandarahas ang tugon ng mga nasa otoridad. Sa kanayunan at kalunsuran, laganap ang pagpatay at harassment sa mga magsasaka na lumalahok sa mga pagkilos para sa tunay na reforma sa lupa. Ang picket line na nagwewelgang mga manggagawa ay binubuwag, binabantaan ang buhay ng mga lider at miyembro ng union. Marami ding kaso ng pagpaslang sa mga nakikibakang obrero. Walang habas na dinedemolis ng gobyerno ang mga komunidad ng mga maralita upang bigyang daan ang mga negosyo ng mga kapitalista. Noong 2005, mahigit kumulang 100,000 ang naging biktima ng paglabag ng karapatang pantao. Subalit sa harap ng lantarang pandarahas ng mga Panginoong may lupa, kapitalista at ng Estado, patuloy na lumalaban ang mamamayan. Bawat galos na natamo sa pakikibaka ay lalo pang nagpatatag sa kanilang determinasyon na magtagumpay.
Sumulong kabayan, tayo ngayon lalaban. Ubod lakas ang tinig, isisigaw ang sulong. Sumulong kabayan, tayo ngayon lalaban. Sumulong kabayan, tayo ngayon lalaban. Tayo sa Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan ng Unibersidad ng Pilipinas ay binibigkis ng isang adhikaing paglingkuran ang sambayanan. Sa pagtupad ng adhikaing ito, patuloy tayong nakikipamuhay sa masang anak pawis, inaalam ang kanilang kalagayan, ibinabahagi ang ating nalalaman at nakikipagkapit-bisig para isulong ang isang mapagkalinga at mapagpalayang lipunan. Dakila ang misyon ng kolehiyong itaguyod ang kaunlaran na mula sa masa para sa masa. Kami ay narito upang matuto sa masa at kasamang tulad nyo. Turuan nyo kaming maging mahusay, nakasama at lingkod nitong bayan. Kami makikinig sa inyong mga kwento, bawat gintong aral isa sa puso. Sa aming pagpapanday ng mga sarili, patuloy kaming magpupunyagi. Tasig kami mga kaubag, tungod niya kamuntanan. Tasig kami mga kaubag, tungod niya kamuntanan. Tulungan niyo kaming pangibabawan, mga taglay naming kahinaan. Nang hirap pagsubok at kabiguan, mapagsikapang pagtagumpayan. Bukas ang isipan,